So. Magandang umaga po sa ating lahat. Morning. Magandang umaga po, Father. Magandang umaga rin po sa mga nakasubaybay ngayon sa pagdiriwang na ito ng misa. Ang buwan po ng Setyembre ay itinalaga ng ating simbahan para maging panahon ng paglikha o season of creation. Kaya po sa liturhiya ng simbahan, nagdagdag po ng isang season. Familiar tayo sa Advent season, Lenten season, Easter season, pero nagdagdag po ang ating Santo Papa ng isang season sa liturhiya ng simbahan at tinawag nga po itong season of creation o panahon ng paglikha. Nagsisimula po ang season of creation sa unang araw ng Setyembre at nagtatapos po sa kapestahan ng santo na pinararangalan ngayon, si San Francisco ng Assisi. Kaya sa buong buwan ng Setyembre, ito po ay itinalaga para maging season of creation. At sa pagdiriwang po natin ng 500 years of Christianity, tinalaga din natin ang buwan ng Setyembre para maging Jubilee for Ecology. Kaya naglatag po tayo ng mga gawain para nga mabigyan ng pansin ang ating ang sanglilikha ng Diyos. At nakatuon nga po ang buwang ito sa pagpapahalaga sa inang kalikasan. At ang modelo natin ay ang santo nga po na pinararangalan natin ngayon, si Saint Francis. Bukod sa niyakap niya ang buhay ng karukhaan, ginawa niyang asawa ang karukhaan. Bukod sa paglilingkod na ginawa niya sa mga kaawa-awa, katangi-tangi kay Saint Francis ang pagmamahal sa kalikasan. Ang pagmamahal niya sa Diyos, kasama ng pagmamahal sa Diyos, ang pagmamahal sa mga nilikhang bagay ng Diyos. Kaya nga po siya ang patron ng ecology, siya ang patron ng kalikasan. Nung pong siya po'y may malubha ng karamdaman, gumawa po siya ng isang tula na naging awit din, ang Canticle of Creatures o Canticle of Praise of Creation o mas nakilala na Brother Sun and Sister Moon. At napakaganda ng linya ng tula na ito na ginawa ni Saint Francis. Babasahin ko po ang ilang bahagi at isasalin ko ng sa Tagalog para mas maintindihan natin. Sabi ng ilang linya ng tula, Most High Omnipotent Good Lord, praise, glory, and honor, and benediction all are thine. Kataas-taasan, makapangyarihan, o Panginoon kong mahal, sa'yo ang kapurihan at kaluwalhatian, pagpapala't dangal. Praise be to thee, my Lord, with all thy creatures, especially to my brother's son, who is the day through whom you give us light, and he is beautiful and radiant with great splendor. Of you, Most High, he bears the likeness. Purihin ka poon kasama ng lahat ng iyong nilalang, lalong-lalo na po kay Kuyang Araw, siya naming tanglaw, siya'y maganda't nagliliwanag sa dakilang karangyaan. Dala-dala niya ang pagkakahawig sa iyo, aming kataas-taasan. Praise be you, my Lord, through Sister Moon and the stars.
in the heavens. You have made them bright, precious, and fair. Purihin ka poon, kina Ate Buwan at mga bituin. Hinugis sa langit, malinaw, marikit, may hiyas na angkin. Praise be you, my Lord, true brothers, wind and air, and fair and stormy, all weather's moods, by which you cherish all that you have made. Purihin ka poon kay Kuya Hangin, sa simoy at ihip, maulap, tahimik, anumang panahon na papalit-palit, sa bigay mong buhay sa mga nilikhay, sila ang tagahatid. Praise be you, my Lord, true sister water, so useful, humble, precious, and pure. Purihin ka poon kay Ate Tubig, kapaki-pakinabang, mapagpakumbaba, mahalaga at dalisay. At sa bandang huli, praise be you, my Lord, through our sister Mother Earth, who sustains and governs us, producing varied fruits with colored flowers and herbs. Purihin ka poon sa pamamagitan ng kapatid na lupa, sumusuporta at nagkakaloob sa atin ng iba't ibang prutas, makukulay na bulaklak at halaman. Sa pamamagitan po ng tula, pinarangalan ni St. Francis ang Diyos sa kanyang mga nilikha. Purihin ka sa lahat ng iyong mga nilalang, lalong-lalo na kay Kuyang Araw, kay Ate Buwan, kay Kuya Hangin, kay Ate Tubig, kay Kapatid na Lupa. Napakasarap pakinggan ano ang tulang ito ng pagpapahalaga ni St. Francis sa mga nilikhang bagay ng Diyos. Sa encyclical letter nga po na inilabas ng ating Pope Francis na alam nating na pangalan ng Laudato Si, pinaalala po sa Laudato Si na ang mundo ay ang ating iisang tahanan, our common home, sabi ng ating Santo Papa. At sa encyclical letter pong ito na Laudato Si, tinatanong niya ang bawat isa sa atin. Sabi niya, but what is happening to our common home? Pero ano na ang nangyayari sa ating iisang tahanan na ito? At kitang-kita po naman natin at ramdam na ramdam ang pagbabagong nagaganap sa ating kapaligiran. Pabago-bago ang klima, sobrang init, tapos wala namang bagyo, sobrang lakas ng ulan, ang bilis ng mga pagbaha, ito daw po ay hudyat ng unti-unting pagkasira ng ating common home, ng ating iisang tahanan. At tamang-tama itong gospel natin ngayon, the parable of the Good Samaritan, para po ihalintulad ang nangyayari sa ating common home, sa ating iisang tahanan. Kaya maiugnay natin sa nangyari sa talinghaga ng mabuting Samaritano. Sabi po sa talinghagang aking binasa, may isang taong naglalakbay mula Jerusalem patungong Jericho. Maihahalintulad po natin ang inang kalikasan dito sa taong ito na naglalakbay. At habang ang taong ito'y naglalakbay, hinarang siya ng mga tulisan, kinuha ang damit, binugbog at halos patay na ng iwan. Kaya yung unang karakter na ipinakita ng talinghaga, yung tulisan, siya yun ng nambugbog, nagnakaw, nanakit dun sa taong naglalakbay.
At yan din po ang larawan ng ating common home. Binubugbog, sinasaktan at unti-unting sinisira ng mga kagaya ng mga tulisan. At sino ang kapareho ng mga tulisan? Kagaya ng tulisan, ang mga walang konsensyang nagtatapon ng basura kung saan-saan. Kagaya ng tulisan, ang mga taong pinagsasamantalahan ang kalikasan sa ngalan ng pagpapayaman. Tulad ng illegal logging, pagpuputol ng mga puno, illegal mining, pagdudumi sa dagat, pagwasak ng mga kabundukan, pagdumi ng mga tubig, kagaya ng mga tao na ang gawi magtapon at magsayang, pagkain, kuryente, tubig, o ang tawag ni Pope Francis, ang mga taong ang kultura ay pagtatapon o pagsasayang. Sila po ang tulisan na bumubugbog sa naglalakbay na inang kalikasan. At marami ang nagsasamantala sa kalikasan sa ngalan ng pag-unlad at pagpapayaman. Marami pong tulisan sa panahon natin ngayon. Sa Ebanghelyo, habang nag-aagaw buhay po yung manlalakbay, naparaan ang isang saserdote, ang isang pari. Pagkakita sa nakahundusay, lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. At dumaan din ang isang levita, naglilingkod din sa templo, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Kanino natin may hahalintulad ang paring lumihis nang makita ang nakahandusay na manlalakbay? Kanino natin may hahalintulad ang levita na tiningnan lang, nag-osyoso lang, pero wala namang ginawa? Sino po sila sa panahon natin ngayon sa kaugnayan sa inang kalikasan? Sino po sila? Tayo po sila. Tayo po sila. Tayo ang pari na lumihis. Tayo ang levita na nag-usyoso lang. Tayo po na walang pakialam sa pagsira sa ating tahanan. Tayo po na hindi nagmamalasakit sa inang kalikasan dahil wala po tayong pakialam. Sa Ebanghelyo, may isa pong Samaritanong naglalakbay na naparaan. Nakita niya ang hinarang at nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang sugat at tinalian, sinakay sa kanyang sasakyang hayop at dinala sa bahay panuluyan at pinaalagaan. Naparaan din siya, kagaya ng saserdote at levita, pero hindi siya lumihis, hindi siya nag-osyoso lang. At kanino po natin maihahalintulad ang mabuting Samaritano? Ang mga mabuting Samaritano po ay katulad ng mga nangangalaga sa ating iisang tahanan. At maaari tayong maging mabubuting Samaritano sa ating inang kalikasan na binubugbog, sinisira, at maaari nating gawin sa maliliit na paraan. Una, tamang pagtatapon ng basura, pagpapanatili ng malinis na mga daluyan ng tubig, pag-iwas sa maaksayang pamumuhay. Maganda pong paalala itong araw na ito. Tayo po ang nakatira sa tahanang ito. Pinagkatiwala ito ng Diyos sa atin, naway maging mabuting Samaritano tayo sa ating inang kalikasan. Sa huli po ng tula ni Saint Francis of Assisi sa kanyang Canticle of Praise for Creation, nagpaalala si Saint Francis.
Woe to them who die in mortal sin. Bless those who shall find themselves in thy most holy will. Sawimpalad sila na yumaon ang dalay kasalanang mortal sa kalikasan. Pinagpala naman silang tumatalima sa loob ng may kapal sa pangangalaga sa inang kalikasan. Sa araw na ito, mga kapatid, ngayong tinatapos natin ang season of creation, sana po ay huli nating ipadama sa ating common home, patuloy nating ipadama ang pagiging mabuting Samaritano para sa ating inang kalikasan.